Grabe talaga, hindi ako makaget over guys, oh. Ito na guys, nandito na tayo sa puntod, King of Comedy sa Pilipinas, na si Dolphy. Ilang taon ka nang nagbabantay dyan? Sana all, yan lang ang work, magbabantay lang sa mga si Leo. Ano tayo? Grabe to. Totoo yung ano, bulaklak guys. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Si Master Gala, ang isang gumagala sa mga sementeryo. Nagsimula tayo sa mga bonggang musileyo sa Davao. Sa nakaraang taon na nag-vlog tayo sa mga sikat na puntod gaya ni Chocolate. Mapalad din na naibilang natin ang mga magulang ng dating Pangulong Duterte. Siyempre kasama din ang puntod ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ilang personalidad gaya ni Rico Yan, Susan Roses at FPJ, ang popular na komedyanteng si Redford White, at syempre, ang primera kontrabida na si Bella Flores, at ang isa sa pinag-usapang sikat na si Julie Pearl Postigo, o kilala bilang Julie Vega, na naging controversial din ang kanyang pagkamatay. Pinuntahan na natin kung saan siya huling nag-shooting ang mundo ng Mount Manalmod sa San Miguel. Ngayon naman, pupuntahan natin ang sikat na comedy king na si Dolphy at ikutin natin ang buong heritage park dito sa Taguig City. Hi guys! What's up? Welcome to my channel. Kadarating ko lang dito sa Heritage Park Taguig. Oo. So, ito yung una kong napansin dito mga kamaster. Yung labitan natin. Kahit umuulan, ito talagang pinili kong pasyalan ang mga musileyo dito sa Taguig o Heritage Park. So meron akong nakita rito ng malamansyon. Papakita ko lang sa inyo kasi wala tayong madaan. Ay grabe ito oh. Violago. So nakita ko talaga, ang ganda talaga. Kaya lang may tao. Bawal, baka mapagalitan tayo. So, may nagbabantay. Pero tatanong natin kung pwedeng i-vlog. Ayun o, naka-chandelier pa sa taas. May aso pa. So, kaya tayo nagpunta rito mga kamaster. Ayun, tignan nyo muna ito. Bongga. Pupuntahan natin ang puntod ng comedy king na si Dolphy. Oo. At syempre, yung mga ilang sikat na mayayaman na dito nakahimlay mga kamaster. Teka lang, wait. Ilang taon ka nang nagbabantay dyan? Opo, wait lang po. Nagbablog kasi ako. Ilang taon po kayo nagbabantay na dyan? Matagal na. Kamaster, oh, tingnan mo, binabantayan ni ate. Para siyang mansyon. Malamansyon, oh. Ang nakalibing ay si Olympia Cruz Violago. Tapos, sa labas ng kanyang, ano, may fountain sa labas ng kanyang musileyo. Ayan. Ayan guys. Hindi ko kasi masilip masyado yung loob eh. Hindi kaya pinapasok ni ate. Ayan oh. Grabe. Kasi yung loob oh. No, parang milyonary eh. Tamo, nagbabantay si ate dito oh. Sana all, yan lang ang work, magbabantay lang sa kong si Leo. So mga kamaster, mula sa entrance, napakalapit lang po ng punto dito ni ano ni Comedy King Dolphy. Pero bago ang lahat ay ikutin muna natin ang musileyong ito. Mga musileyo dito na talagang ang bobongga. At kung bago ka lang sa channel natin, marami na tayong mga artistang napuntahan, mga sikat, ay i-click nyo na po sana yung subscribe. Para naman hindi masyadong ano, maganda yung ating ano eh, no? Grabe talaga, hindi ako makaget over guys, oh.
tapos may fountain pa. So ito, para naman tong barko. Ay, teka, tatanong pa natin, wait. Yung kay Henry C, yung may-ari ng SM, wait lang. So, yan. Mga kamaster, sobrang saya ko kasi kahit umuulan, nagkaligaw-ligaw ako, ay nakapunta tayo dito sa Heritage Park. Tignan nyo ito, oh. Pangilinan ng nakalibing. Ang bubongga. Iniwan natin si Master dun sa kabila. Tapos, bago natin mapuntahan, kasi malapit na dito yung puntod ni Dolphy, Comedy King, ay tignan nyo muna ang mga nagbobonggahan mo sila yun dito. Sabi nila, bakit daw ito yung timur, pinili kong pagbablog. Sa totoo lang, Kamaster, dito po ako naging masaya na, naging komportable, naging natutupad yung goal ko na hindi naman dapat katakutan ng sementeryo. Kaya nga po yung iba nagko-comment, sabi nila, mula rin nung napanood nila yung vlog ko, ay hindi na rin sila masyadong natatakot sa mga sementeryo. Ayan, kita nyo kahit umuulan guys. Okay lang, nagkakape naman tayo. Kape-kape. Di bali magkasakit para sa inyo, char. Hindi naman, syempre, kailangan din ingatan natin yung sarili natin. Grabe ito, mga Chinese. Maganda. So, yan. Gusto ko sana magpalipad ng drone, kaya lang I asked the guard, sabi nila na tawag dito. Hindi raw basta pwede kasi malapit nga ito sa airport. Lalo naman dito. Ito, may nakita ko dito guys. Parang may pwede kang magkape-kape dito. Ay grabe. Hello po. Ayan o, may marmol dito. Pwede ka dito magkape. Ah, Chinese. Ni hao. Sa mga Chinese, imbis na nagkakandila rin sila, hindi ko lang sure kung nag-aaray din sila sa patay ng mga pagkain. Comment below. Tapos ito yung hindi mawawala tong mga incense ko, Master. Chinese pero may ano? May Jesus? Ano yun? Comment below. At in fairness, ha? Totoo yung ano, bulaklak guys. Nating hawakan baka. Totoo, ayan oh, may nalanta pa oh. Grabe oh. Sana all kimamahal ang mga bulaklak na 'yan. Yun nga. Sa mundong 'to, hindi natin kailangan magbase sa resilyo natin kung gaano tayo kaganda, kayaman, pero iisa lang din kasi yung buhay natin, Kamaster eh, na magsusulit tayo sa Panginoon sa mga ginawa natin, yung mga mabutit masama. Kung nakagawa ka ng mas maraming mabuti, malaki yung chances mo na makarating ka sa langit. Pero pagka masasama, eh, hindi na natin pwedeng i-judge. Sigad na ang nakakaalam nun, guys. Biruin mo. So, malapit na tayo sa puntod ni Dolphy. Ito naman, Chinese. Ay, isang hilerang Chinese sila. Ang bongga po. Hello po. Hello sa inyo. Ngayon ko lang nalaman dito pala sa Taguig, ang mga cementerio or what. O, parang dalawang side sila. Ito naman, simple lang. Wala siyang bubong. Naririnig niyo ulan guys. Kahit umuulan, dire-diretso lang tayo. Grabe to oh. Sa bahay niyo. Papalabas na pala yan. So pagpasok niyo dito sa end, sa pinaka, and then from exit guys, yan. Kakanan kayo, kaya lang hindi kayo pwede pala dumaan sa exit, no. Doon kayo sa entrance. Pag entrance, left side siya.
para marating nyo ang puntod ni Comedy King Dolphy. Idol ko yun kasi bata pa lang ako, pinapanood ko yung Home Along the Riles. Tapos ito yung crematory nila, yung dyan ikinikremate yung mga namatay. Siyempre ano bang buhay ikremate, baklang to. Ayan, ito na. Natutuwa lang ako kasi kahit umuulan nagkaligaw-ligaw ako. I-share ko lang po sa inyo ha. Ako po kasi ang plano ko talaga guys, balik ang vlog ko talaga ngayon is yung kay Nida Blanca. Kaya lang, namali ako ng type ng Google. Ang na-type ko, Loyola. Pero ang paranyaki yung ano. Kaya ngayon, ginawa ko, dumiretso na ako dito sa Taguig. Bongga. Grabe. Parang pabonggan. So ito na, lapit na tayo. Sana po tapusin nyo hanggang dulo ang video ito dahil kahit nagkaulan, tignan nyo oh. Aeroplano pa. A master. Tapos, bago natin puntahan yung totally na pinaka puntod ni Comedy King Dolphy. Kaya sana huwag mong kalimutan i-like ang video ito or i-share mga kamaster bilang support sa atin, at i-follow nyo po yung ating Facebook page at ang ating channel na pangalawang channel natin sa YouTube, yung mga personal vlog ko po. Grabe, oh. Bongga. Ang bongga bongga. So, papakita ko lang sa inyo para hindi kayo mahirapan kung pupunta kayo sa puntod ni Comedy King. Ito yung main entrance. Pagpasok nyo ng Heritage Park na dito sa Taguig, diretso lang kayo dito, and then makikita nyo tong mga part na ito guys. Diba? Ito, tong mga magagandang musileo na ito. Hindi po sa akin yung kotse ha. Baka sabi nyo nagkatotoo na yung hula ni Ma'am J. Costura sa atin. Mga kamaster, hindi ko pinangarap talagang umabot sa ganito na yung tipong alam mo na medyo makagaan-gaan sa buhay. Ang gusto ko lang yung simpleng buhay, pero hindi, ito yung ibinigay sa atin dahil po sa mga suporta nyo. So ito yung daan, ito lang. Ito may black and white na to, na napakagandang style. Ang puntod ni Rodolfo Vera Quizon, or mas kilala natin sa pangalang Comedy King Dolphy. Oy! Saan ang burol? Anong burol, oy? Ang aga-aga, baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. So namatay siya noong 2012. Nagluluksa pang buong bansa sa pagpanaw ng hari ng komedya si Dolphy o Rodolfo Vera Quizon Sr. sa edad na 83. Tapos na 1928 siya pinanganak. O kung nagbubuhay siya ngayon ay teka, compute natin. Ngayon lang ako nakapunta dito sa puntod ng Comedy King na si Dolphy. Sobrang nakakatuwa lang kasi kahit gabi na ay nakapunta tayo dito sa Heritage Park tayo. O ito na guys, nandito na tayo sa puntod ng King of Comedy sa Pilipinas na si Dolphy. Alas 8:34 ngayong gabi nang bawian ng buhay ang Comedy King, 15 araw bago ang kanyang kaarawan. So ano mapapansin nyo guys, simple lang, wala siyang mga, ito hindi siya nakasalamin. Yan. Tapos, ito lang. Simple lang talaga. Tapos ito may upuan lang dito, tapos ito lang yung kalsada. So, yan.
sa mga dumadalaw na mga fans, pwede naman daw dumalaw dito kahit anytime. Kaya lang magsasarado na ang Heritage Park ng alas 5 ng hapon. So kung gusto nyo pumunta rito, mag-jogging-jogging, pwede naman daw, mga kamaster. Tapos, muli nating balikan ang mga masasayang tagpo o masasayang alaala ni Comedy King Dolphy. Mahigit 60 taon tayong pinasaya ng Comedy King na si Dolphy. Siya ay nagkaroon ng 18 mga anak na mga sikat din gaya nila Van Dolph, Sia Quezon, Eric Quezon, Epi Quezon, at syempre Rodolfo Quezon at marami pang iba. Ilan sa sikat na kanyang mga pelikula ay ang John and Marcia, Home Along Dariles at Pidol's Wonderland. 266 ang kanyang mga nagawang pelikula, telebisyon at 72 bilang producer at 2 bilang direktor mula 1946 hanggang 2010. Bumuhos ng emosyon ang pamilya at mga nagmamahal sa hari ng komedya na si Dolphy. Sumaludo si Manila Mayor Alfredo Lim sa hari ng komedya at kasamang nagsara ng kabaong bago ipasok sa nicho. Salamat sa lahat ng pagmamahal na binigay mo sa amin at sa lahat ng mga Pilipino. Siyempre yung mga Gen Z hindi nila masyadong ano yan, pero yung mga batang 90s, yung mga 80s talagang makaka-relate dito sa puntod na ito. Dahil kilala talaga natin to, ito yung isang haligi ng showbiz na talagang nakakalungkot yung kanyang pagkawala. Tapos naalala ko pa guys nung kinakantahan siya ni Sasha. Yan. Shout out po kay Ma'am Sasha Padilla. Kinakanta yung sa burol niya, yung Through the Years, yung I can't remember when you weren't there, what I didn't care with anyone but you. Through the years you never let me down, you turn my life around, the sweetest days I found with you. Through the years it's better every day, you kiss my tears away, as long as it's okay I stay with you through the years. Baka maiyak pang bakla. Maraming salamat, Comedy King Dolphy, sa lahat ng iyong pagpapasaya sa amin. Iyak ako? Ay, nakakaiyak. Oh my gosh. So, yan. Makita nyo yan guys. Dito naman tayo sa kabila. Napagtanungan ko, ang kada lupa rito talaga inaabot daw ng 1,000,000 ang halaga, mga kamaster. At kung bibili ka nga naman, syempre yung mga mayayaman talaga, karamihan ay dito na talaga. Ito, may ginagawa pa dito. Ay, may tao sa kabila. Hi sir! Ay, ang ganda naman ito. Bongga. Grabe oh. Parang bangko na, no? Napakalaki. So, total guys, nandito na tayo. Syempre, mga big time ang ating pupuntahan.
bukod po kay Dolphy at saka kay Henry C, ay unahin na muna natin puntahan ang puntod naman ng sikat na action star na si Rudy Fernandez. Oo. Yan. May painting pa siya dyan. Hindi ko lang sure kung ito ba ay bigyan ng fans or bigyan. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, or subscribe for more videos and follow our Facebook page at Real Master Gala. Click the link below. Thank you.